person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, and nor shall be deprived of the equal protection of the law. It means, Mr. Chairman or Mr. Senator, wala, hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. That's why we are very thankful in this committee na at least explain po natin one by one ano po yung stand ng SMNI na hindi po namin na-experience sa House of Representatives or events sa NTC. Kasi nakatanggap lang kami ng mga order ng NTC December 9, January 18, March 18, na hindi kami binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. So ngayon po, nagugulat lang kami na itong sitwasyon ngayon, nag-develop ng ganito. Alam niyo po, malaking network na ito eh. 58 stations nationwide. Eh, makikita niyo po, malaki ang pera na ginugugol para i-develop yung stations na yan. Out of the 58, 30 na yung operating. Yung iba po, in the process pa ng to be operated. Nationwide po. At ang tao pong nawawala ng trabaho doon, sanong malaki. Ang pag-develop na ng substance o content, malaki rin yung ginugugol po dyan. No? At ipagitin ko lang po na ito yung station na nag-sponsor po ng presidential debates na pinuntahan po ng ating Pangulo doon po sa Okada po. At ako po isang panelist doon. So, nung nangyari pong pagsara, nabigla ho kami kasi akala ko po mayroong due process clause yung ating saligang batas. Ang due process clause po ay nakikita po yan sa Section 1, Article 3, Bill of Rights. Unang-unang po yan. Lahat po na provisions ng Bill of Rights, sumusunod po doon sa Article 1. Nakalagay po yan, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall anyone be denied the equal protection of the laws. Eh, nung bumagsak po sa amin yung suspension order, yung 30 days, wala po kami kamalay-malay. Nung bumagsak po yung indefinite suspension order, wala rin po kami kamalay-malay. So, anong po ibig sabihin ng due process clause? Simple lang po, fair play. Fair play lang po. Wala na po. Yun ang pagkaintindi po ng taong lumalakad sakali ng ordinaryong tao. Ano bang due process clause? Mahirap explain eh. Dalawang salita, fair play. So kami po ang karoon ng fair play dito? Parang wala po eh. Wala po kami yung fair play dito. In fact, pati yung sinabi nila na nag-operate daw doon sa Roja City, yung isang station namin na sinara na namin, para po mag-comply doon sa 30-day suspension order, nag-operate daw, hindi namin nakita yung we were never made to confront the evidence against us. Pati lang po yung ano eh, yung ito po no, yung kaso po eh, complain natin yung NTC. Ngayon lang ko nakakita po na sa kanilang tribuna, sila po i-complainan. Mahirap po yun. Wala. Oho. Eh, nangyari nga ho, may pre-hearing conference. Alam niyo yung pre-hearing conference nung tinawag nung isang araw? Katulad po yan ng pre-trial conference. Ang abogado po, hindi basta-basta pupunta doon. Kailangan po represented kayo. Kailangan meron kayong special power of attorney na bit-bit. Kasi among others, baka pwedeng arigluhin. Baka pwedeng ilimit yung issues. Baka pwede pong ilimit ang number of witnesses. Nakakatawa ho, pero absent sila sa kanilang tribuna. Ang NTC po, complainant sa sariling tribuna, absenting siya sa pre-hearing conference. Parang lahat na rules ng NTC ito tinapon na sa bitana eh. Hindi ito ang NTC na kung saan ako nag-umpisa ng practice, Mr. Senator. Iba na. No? Sana po alalahanin nila yung kanilang sinumpaan na dapat pag pumasok po ang isang kawani ng gobyerno, ay nagsusumpa po yan. Lahat po yan. No? Mula presidente hanggang ordinaryong janitor na to protect and defend the constitution and give every man his due. Pakiramdam ko po hindi po ito naalala ng commissioner at sa kanyang dalawang deputies. At nalulungkot po ako na 91 pa ako doon nag-practice. 1991, 89 bar po ako. Ngayon ko lang nakita ng NTC ay kanyang rules tinapo na sa bintana. Maraming salamat po, Senator.
Maraming salamat po, Congressman. Maraming salamat po. Nabanggit din po kayo ni Mr. Senator. Like also to, in addition to Attorney Rolex Suplico, i-explain ko sana po yung timeline sa nangyari ng SMNI. Yung NTC po, nag-issue ng 30-day suspension last December 19, 2023. Ang basis ng NTC is only a mere resolution from the House of Representatives. Hindi ka tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. It's just a mere resolution from the House of Representatives. So, ang ginagawa ng SMNI, nag-file po tayo ng certiorari petition sa Court of Appeals. But of course, the CA denied it on the ground that hindi daw kami nag-file ng MR sa NTC. So, ang ginagawa naman after that, so we did not file an MR to the Court of Appeals. After the 30-day suspension, ang ginagawa ng NTC, nag-issue naman sila ng indefinite suspension na wala namang hearing. So sabi nila that this suspension, preventive suspension daw. But when I say preventive suspension, at least may term, 60 days ba, 30 days ba. Ngayon lang ako nakakita ng preventive suspension na indefinite. Hindi natin alam kung 30 days ba, 60 days ba, 1 year ba. So walang naka-indicate kung hanggang kailan ang indefinite suspension ng NTC. And wala din tayong, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag bakit may na-violate ang SMNI with respect sa rules ng NTC, sa Certificate of Public Convenience, or even the franchise. So after that, nag-file po tayo ng motion for reconsideration sa NTC noong February 2. But of course, without any hearing, still, the NTC denied our motion for reconsideration against the indefinite suspension ng SMNI. Yung last hearing po, nung pre-hearing, tama yung sinabi ni Attorney Suplico, walang lawyer na pumunta sa NTC, walang representative from the NTC, sa walang pre-trial brief kasi under the rules, kasi supplitory kasi yung rules of court ng rules ng NTC. And based yan sa NTC rules. Ibig sabihin na supplitory po, kung wala yung under the rules ng NTC, kung hindi, kung wala doon, gagamitin po natin ang rules ng court. Nakalagay doon sa rules of court na if you failed to file a pre-trial brief, it has the same effect of failure to appear. If you fail to appear, it means the case should be dismissed with prejudice. But of course, sabi ng hearing officer doon na we will put that in writing. So last kahapon, nag-file po kami ng motion to dismiss sa NTC. Hopefully, they will respond it on our favor pursuant to the provision ng ating saligang batas. Yes po, may mga grounds po ang NTC or even the Congress, ano daw yung mga violation natin. May, sabi nila, fake news, mga false information. Ang sabi ko naman, may provision po tayo sa ating saligang batas na about the protection of freedom of press and freedom of expression. And may jurisprudence po ng Supreme Court na mere inaccuracy of reporting is still covered by the freedom of press and freedom of expression. In fact, may jurisprudence that freedom of press and freedom of expression is one of the highly protected constitutional right. In fact, in the Supreme Court case of Chavez versus Gonzalez and NTC, nakalagay po doon, any government agencies na gumagawa ng order na might affect freedom of press and freedom of expression are presumed unconstitutional. That's why the stand of SMNI, lahat po ng order ng NTC are presumed unconstitutional pursuant to Chavez versus Gonzalez and NTC. Then, hindi yan nasagot ng SMNI. Ng NTC. Second, they also base it about na binenta daw ng SMNI ang shares of stocks ng Suarsug Media Corporation. Ang sagot po diyan, hindi po, nag-start po ang SMNI ng 50 million ang capitalization hanggang umabot po ng 650 million. And
Wala pong pagbebenta ng controlling interest kasi nagalagay po sa pangkisa ng o batas ng SMNI na pwede, kailangan i-report sa Congress ang pagbebenta if ang ibenta is controlling interest. In this case, walang controlling interest kasi the Kingdom of Jesus Christ na-maintain po nila ang 53.5% or more than the controlling interest at yung binenta or transfer po through donation or through additional capitalization is only 46% and that is less than 50.1% na kailangan i-report sa Congress. And second po, sabi nila, yung dispersal po ng ownership about the 30%. We are on the SMNI or the Soarsog Media Corporation, we are on the process of transmitting or dispersing the ownership of 30%. In fact, may 1% na mahigit ang nalipat na from the share of Pastor Kiboloy to the cooperative. So it means we are on the process. In fact po, kung tingnan niyo po ang Republic Act 10818, yung Radio Mindanao, iba yun sa SMNI kasi ang sa Radio Mindanao, within 5 years, dapat may dispersal of ownership within 5 years. But yung batas ng SMNI or Soarsog, wala nakalagay po ng 5 years. Anytime, i-disperse po ang 30%. So walang term limit kung kailan po ang 5 years. So i-compare mo sa ibang mga prangkisa like the Radio Mindanao, kailangan within 5 years from the operation, kailangan may dispersal of ownership ng 30% sa public. Walang nakalagay po dyan sa prangkisa ng SMNI. So therefore, we are still within the time frame to transmit or the disperse about the 30%. And second, kailangan natin i-emphasize po na about the franchise ng SMNI that's still part, yes, subject to public interest. So therefore, i-grant yan ng Congress. But if it is already granted, it is considered a property right. So kasi property right na po yan, kailangan i-comply po ang due process clause ng ating saligang batas. Kasi very number one po yan sa Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. And nor shall be deprived of the equal protection of the law. It means, Mr. Chairman or Mr. Senator, wala, hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. That's why we are very thankful in this committee na at least explain po natin one by one ano po yung stand ng SMNI na hindi po namin na-experience sa House of Representatives or events sa NTC. Kasi nakatanggap lang kami ng mga order ng NTC December 9, January 18, March 18 na hindi kami binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. And we believe na lahat po ng order ng NTC pursuant sa decision ng Supreme Court in Chavez versus Gonzales and NTC are presumed unconstitutional. So therefore, the burden of proof na mag-establish that those resolutions are constitutional ang NTC, hindi po ang SMNI or Soarsog because freedom of press and freedom of expression is the highest protected constitutional right guaranteed by the Philippine Constitution as part of a democratic and republican government. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Attorney Tolentino.